Magandang hapon mga ka-joyfulness listener. Ito na po ang mga maiinit at nagbabagang balita sa oras na ito. Huwag tanggapin, yan ang panawagan ng mga taga-suporta ni Vice Mayor Pulong Duterte kay President Rodrigo Duterte na huwag tanggapin ang resignation letter ni Vice Mayor Pulong. Dinagsa ng libo-libo mga taga-suporta sa Sangguniang Panglungsod Building. Dinagsa ng libo-libo mga taga-suporta ni Davao City Vice Mayor at Presidential San Paolo Pulong Duterte sa isinagawang programa sa labas ng Sangguniang Panglungsod Building nitong Biyernes, ika-29 ng Disyembre 2017. Kasama ang mga opisyales mula sa iba't ibang barangay ng lungsod para sa kanilang panawagan kay President Rodrigo Roa Duterte na huwag tanggapin ang resignation letter ni Pulong Duterte sa pagka-vice alcalde ng lungsod. Ayon sa mga taga-suporta, malaki na ang naging tulong na naiambag ni Vice Mayor Pulong Duterte sa bawat barangay na kanyang mabisita para mabigyan ng tulong pinansyal. Naroon sa programa si Assistant Secretary Mocha Uson para bigyan ng suporta sa panawagan ng mga supporters ni Pulong na huwag tanggapin ni President Duterte ang resignation letter ni Duterte. Matatandaan nitong Disyembre 25 sa kalagitnaan ng special session sa Konseho para sa deliberation ng allocated budget ng Calamity Fund para sa mga lugar na binahan ng dulot ng Bagyong Vinta. Nagulat na lamang ang mga konsehan nang inanunsyo na magre-resign si Vice Mayor Pulong Duterte. Sa kanyang speech ay pag ni Duterte na nakaapekto sa kanya at sa kanyang pamilya dahil sa samot-saring batikos at kontrobersya na pinupukol sa kanya. Kabilang na dito ang smuggling sa customs at sa away ni na Isabel Duterte at Pulong sa social media. I'm grateful to all the Capavellanos for your support to my office, and I look forward to the day that I will be able to serve our country again. I hereby tender my resignation as Vice Mayor of Davao City effective today, December 25, 2017. Thank you. And Mr. President, the last time, may I request that you excuse me and be excusing this. Thank you, sir. Samantala, naging malungkot ang pagdiriwang ng bagong taon matapos masunog ang halos 50 bahay sa Cabagyo Avenue, Davao City. Halos 50 bahay ang natupok sa sunog nitong pagdiriwang ng bagong taon sa Cabagyo Avenue, Agdao, Davao City bandang alas 12:15 na madaling araw. Halos wala nang naisalba pang mga gamit ang nakuha ng mga residente habang kinakain na ng apoy na kumalat sa mga kabahayan. Mabilis na rumesponde ang mga bumbero sa pagpatay ng apoy sa mga natupok na bahay. Ayon sa naging investigasyon ng Bureau of Fire Protection Region 11, posible na nanggaling sa isang sulok ng isang bahay kung saan nangangamoy sunog na goma ang pinagmulan at hindi sa sinindihang kwitis batay sa nanaunang report. Tinatayang aabot sa higit 250,000 pisong halaga ng pinsala dulot ng sunog. At yan po ang mga mainit at nagbabagang balita sa oras na ito. Mula dito sa Ka-Joyfulness TV News Center, Davao, ako si Carlo Dulier. Magandang hapon!